I'm Coach Len. I started playing since 1998. I became a coach since 2002 up to now. I was a former military personnel. I'm Jo Nico, and I'm the president of the Philippine Canoe, Kayak and Dragonboat Federation. I am the one who manages them. And lahat, nanay, tatay, and then we serve as their guardian. Pinasok po ako rito mag-coach ng presidente namin. Yun talaga yung pinag-usapan namin, na we have to develop from our own. Nagsimula kami 10 to 12 years ago. So, para ka rin nagtatanim ng puno, no? This grew slowly, little by little. Hindi siya overnight lang, we were this much. Yung composition ng team natin, yung mostly doon, nagsimula sila nung bata pa, like 10 years old to 14 years old. Pinupuntahan namin yung mga LGU na talagang malapit sa dagat, malapit sa lake, kasi doon mo makikita yun eh. Through paddling, nagsasagwan sila para pumasok sa school, di ba? Para tumawid. Nagsasagwan sila para umigib sa kabilang ibayo para rin makakuha ng malinis na tubig. So yung mga ganun, hindi nila namamalayan, nagka-training na sila. Mas malaki ang chance mo dito sa water sport. Number one, may option ka nga sa distance. Itong sport na to, this is a multi-event. So kahit sabihin mong marami sila, sabihin natin yung nanalo sa World Championship, they are 22 packs, no? 22 paddlers, including the steersman and the drummer. Kung sa 7 events namin na sinalihan, lumalabas doon, ilang tao lang sa isang medal, 4, 3. So, yun ang kagandahan sa water sport na to. This team serves as an inspiration. Some of them started training at the age of 9 and they were all young. Hanggang sa naging teenager, then you have to guide them. Sa totoo lang, medyo meron ibang mga magulang doon na nakakadismaya. Ang akala nila kasi, once na ang mga anak nila naging player, after 1 year, malaki na kagad ang sweldo. Hindi nila naiisip na dinidevelop natin yung anak mo. Pumasok sila sa amin, as in totally wala pa. Pero nakitaan mo lang ng potential. May mga magulang dyan na nakakausap ko, nagpapasalamat sila. Kasi sila, minsan sa sobrang pagmamahal, binibigay nila lahat, hindi nila madisiplina. Pero pagdating sa sport, doon mo makikita ang anak mo, kahit mayaman yan o mahirap, pare-parehas yan, pantay-pantay yung pagdisiplina ng coach. Coach then was really very strict and disciplinarian. So, itong team na to, pinagtutulungan din talaga namin lahat ng coaches. But not all of them were able to really grow up the way we want them to be. But for those who are staying really for a long time, yun talaga, namimit po nila talaga yung discipline na kailangan ng pagiging isang successful na atleta. 30 plus po yan sila, lahat. O, minsan yung sinasabi ko, lalo na pagka-busy na ako ng sobra, na hindi ibig sabihin na hindi ako nakaka-attend ng training nyo, is hindi ko alam yung nangyayari. Niloloko nga sila, alalahanin nyo may satellite, di ba? So, alam ko rin yung nangyayari. Karamihan sa kanila, lumaki na nga sa akin. So, alam ko na, feel ko, kung isang tingin ko pa lang, ito may problema, ito may tampo, ito, bothered to, ganyan. So, mararamdaman mo sila talaga. Before we start the day in training and meals, we pray together. We have athletes coming from Iglesia ni Cristo, and some are Catholic, some are Christians, no? But kami, whoever leads the prayer, because it's a rotation among the team members, whoever leads the prayer, then we have to respect the religion. And it has been a habit. Nakakasama na loob, yung kapwa mo pa yung titirahin ka, ibabash ka. So sabi ko sa player, gawin nyo lahat na magagawa nyo, ipakita nyo, at saka huwag nyo silang labanan. Diba? Iyaan nyo sila. We cannot please everybody, but I always tell the athletes na just give your best. At the end of the day, you will be judged based on results, diba? So in this World Championship, we really challenge them to meet the time. Because time is very important. Measurable sport po kami. Isa sa ginagawa namin sa kanila is tinatanggalan namin sila ng cellphone, lalo na doon sa preparation at during the competition, para hindi sila makareceive ng any negative news or whatever is that na problema. We have to concentrate. These athletes are training, no? To give glory to the country.
and athletes are not really receiving much allowance from the government. A small amount, but ano doon yung puso nila to give glory to the country and to please the countrymen. That is a world Dragon Boat Championship under International Canoe Federation. Ginagawa lang yan every 2 years. So ngayon, nakaon naman na USA ang nakabid dyan. Kasi noong 2016, galing naman kami ng Moscow, Russia. Ang karamihan ng player namin is mga armed forces, military pa that time. So nabit na nila ngayon yung record. Kaya nagpapasalamat kami sa kanila dahil talagang ginawa nila yung best na pwede nilang gawin. Line right now, look here. You know, the Philippines. Philippines. Who's going to be next? On the top. On the top. Was Czech. Czech Republic. Czech Republic number two. It was too close to call. Woo! It was too close to I call. I got dragon bumps. I always remind them na mahirap maglaro sa sariling bayan. You're being judged. You're being watched. Gaano kahirap yung ginawa namin yung preparation for Asian Games, for World Championship. I think kailangan namin doblehin pa. Para hindi lang kami mapahiya sa mga kababayan natin. Sabi ko nga, Philippines is an archipelagic country. We really want to make use of the sports to promote tourism. We don't need to build venues. So sabi ko sa Philippine Olympic Committee, our venue is just there. Ang playground namin nandyan na. We just have to make use of that water. And with our sports, we also try to impart to the community, to the citizen, on how to preserve the environment. Lahat ng ginagawa nila ngayon, ay ito yung magiging future nila. Sana maintindihin nila kung bakit ganun kami kahigpit mag-training. Kasi wala namang magcha-champion na madali ang ginawa eh. Kung gusto mong manalo, kasabi nga nila, no pain, no gain. Kikita mo ang isang maunlad na bansa kung maunlad din yung sport nila. Doon mo makikita na, maganda ekonomiya nito kasi nasusuportahan nila ng todo ang mga atleta. Sabi ko naman sa mga player, taste lang. Darating din siguro tayo sa panahon na yan, malay mo, may matalisod na magsusuporta sa atin, mag-i-sponsor, di ba? So, ito na, huwag tayong mawawala ng pag-asa. I want a growing federation. We continue to scout for young athletes, out of school youths. And for those who are watching, those who are listening to us right now, I encourage all those who want to be part of the federation, who wants to be a paddler. No, if you think that your potential, kindly get in touch with us. Yung fulfillment ko is whenever I hear people say that they're well disciplined, for people to tell me that ang babait ng mga atleta mo, they're so disciplined, they're so kind and well mannered. So yun yung self fulfillment because that is the parang outcome, no? Kung paano mo sila pinalaki. They're really like your children na you just want to teach them the right thing on kung paano yung alam mong tamang gawin. What the fuck?